Welcome back guys to the channel. On this video, I will be showing you on how to re-grease your Merida dropper seat post. So, huwag niyo ako i-bash kung paano ko siya ginawa or ano ginamit kong grease dahil wala akong pakialam. Ito ginamit ko, ito meron ako. So, dun sa mga magbabash, bahala na kayo sa buhay niyo. Enjoy. I hope nakatulong ako or kung hindi man, sorry na lang. So, sa first part, kailangan mo tanggalin yung saddle mo para makita yung naka-bolt-on na screw. So, makikita nyo na natanggal ko na yung saddle. Sobrang dumi no loob. So, may konting linis-linis. Tapos, kailangan gamitin siya ng allen para ma-unscrew yung air cartridge sa loob. So, after mo i-unscrew yung cartridge dun sa seat post, open nyo na yung gasket na parang gasket cap na naka-screw. Tapos, sabay dahan-dahanin yung punutin. So, maghihiwalay yung upper part at lower part ng dropper seat post. So, after nun, ang kailangan mong part na i-release is yung dun sa may actuator or mechanical na part kung saan nakakabit yung cable. Pag hindi nyo siya maiikot ng gamit ang kamay, use a adjustable wrench. Pero slight lang na patungan nyo ng tela kung gusto nyo. Tapos i-unscrew nyo. From that, maghihiwalay yung lower housing tsaka yung cartridge mismo doon sa lower legs. So after nun, punasan nyo yung cartridge ng malinis na towel. Pwede rin nyo rin sprayan ng konting WD-40 yung towel. Tapos punasan nyo, linisin nyo yung dirt tsaka old grease. So makikita nyo dito sa video na dry na yung shaft or yung outer housing nung air cartridge. So, kailangan i-re-grease. Pagkatapos nyo dinisin, just re-grease it and put back kung paano siya naka-assemble before. Try to remember kung paano siya naka-assemble or else baka may magasgas kayo or masira. The best is to record nyo para pwede nyo balikan kung paano nyo siya tinanggal. So that's it for this video. Sana may natutunan kayo.
at okay na rin yung dropper ko, wala na yung parang garalgal or dry feel pagka binababa ko siya.